Ang topic po natin ngayon ay nasa Judges 16:28. If you are ready, sabay-sabay po tayo dito mga kapatid. Tingnan po natin. Ito po ang Judges 16:28. This is the key verse in the life of Samson. Judges 16:28. Then Samson prayed to the Lord, "Sovereign Lord, remember me, please. God, strengthen me just once more and let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes." Sa Tagalog po, Hukom 16:28, 16:28, nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik ninyo po ang lakas ko kahit minsan pa." Pwede po ba nating sabihin sa katabi mo, "Kahit minsan pa"? Para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko. Tayo pa ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We are thankful, God, dahil po sa inyo pong iba't ibang ways, sa mga provision po ninyo, Panginoon. Na-amaze po kami kung paano po kayo kumikilos at gumagawa sa amin pong mga buhay. Kaya po, karapat dapat lamang po, Panginoon, ang pagsambang ito sa amin pong pagsasama-sama na maitaas po kayo at kayo po, Panginoon, ay amin pong mapapurihan. Lord, sa mga salita po ninyo na amin pong pag-aaralan, ang prayer po namin, Panginoon, patuloy ka mag-create sa puso po namin, Panginoon, ng kakulangan upang ito po, Panginoon, ay ma-receive po namin with conviction, with gladness, O God. And you will continue to empower us para po kami, Panginoon, ay makagawa ng mga bagay na gusto po ninyo. Empower niyo po kami, Panginoon, para maging malakas po kami na ito po ay i-apply po namin sa amin pong mga buhay. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Ang title po ng pag-aaral po natin, reflection po natin sa umaga pong ito ay From Strength to Fall to Renewal. From Strength to Fall to Renewal. Hindi ko po alam kung na-experience nyo na po ito mga kapatid, na minsan may mga pagkakataon sa ating buhay, parang anlakas-lakas po natin, but suddenly, isang pagkakataon lang, bigla nakaramdam po tayo ng pagbaksak. Iba't ibang klase po ng pagbaksak po siguro. Pwedeng pagbaksak na nagkasala, or kaya po pwedeng hindi po natin nagawa yung dapat po nating gawin. It's a failure. Pero dumarating din po talaga yung pagkakataon na meron pong renewal. Ang pinakamalungkot po mga kapatid sa journey ng buhay po ng isang tao, kung from strength to fall, tapos period na. Salamat po, hindi naman period. Kasi kagaya po ng prayer po ni Ate Rose, exhortation po niya kanina, nakaka-bounce back po tayo. Can you say amen to that? Nakakabalik naman po tayo, ang ibig sabihin. Hindi po tayo nagsisettle doon po sa atin pong rock bottom na sinasabi. Hindi po tayo nagsisettle doon po sa mga weaknesses po natin at doon po sa atin pong kinabaksakan. Ang big idea po ng atin pong reflection po ngayon ay the necessity of responsibly using our God-given talents by making wise decision. Ulitin po natin. Ito po yung big idea, okay, sa pag-aaral, sa reflection natin. The necessity of responsibly using our God-given talents by making wise decisions. Ibig sabihin po niyan, ang pangangailangan na responsable po nating magamit anuman ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon by making wise decisions sa pamamagitan po ng tamang pag-iisip, sa pamamagitan po ng matalino at ayos po na mga desisyon. Si Samson po ay hindi po katang-isip. O baka naririnig po natin yung kwento na yan na isang malakas na tao na itinulak yung dalawang pillars at nabuwal. O baka yun lang po ang alam po natin. Pero siya po ay totoong figure sa Bible. Siya po ay isang prominent figure in the Bible, lalo na po specifically in the book of Judges. Ang kanya pong story ay makikita po natin sa chapters 13 to 16. Yan po yung kabuuan ng kanya pong buhay. At siya po ay ipinanganak na isang Nazirite. Ano po ibig sabihin Nazirite? Meron po kasing mag-asawa na wala pong anak,
Pero ito po, biglang may nag-appear na anghel, tapos po sinabi sa kanila na magkakaroon po sila ng anak. At yung magiging anak po nila, ito po ay gagamitin ng Panginoon para ipagtanggol po sila sa mga Filisteo o sa Philistines. Dahil po itong mga Philistines, ito po yung kaaway ng mga Israelita dati. So kailangan po nila ng tagapagtanggol. Ibig sabihin, itong couple na wala pong anak, magkakaroon sila ng anak, pero yung anak po nila will be Nazarite. O Nazarite, I mean. So ito pong Nazarite na to, na sinasabi po natin, pag sinabi pong Nazarite, ang ibig sabihin, isang tao na itinalaga po sa Panginoon, dedicated to God for a particular vows. Meron pong pangako, okay? Nakapangako na po, nakatalaga yung buhay po niya at nakapangako na po yung kanya pong buhay, nabubuhay po siya with purpose, gagamitin po niya ito para po sa atin pong Panginoon. Actually, kasama pa nga po dito yung pong sa vow, yung hindi po pagputol ng kanya pong buhok. Hindi po siya puputulan ng buhok, hindi po aahita ng kanya pong ulo. Yan po ay panglabas na palatandaan ng kanya pong pangako sa atin pong Panginoon. Pero sa mga tao na nakakaalam po ng kwento, sa mga nakakaalam po ng story ng buhay po ni Samson, may mga twist and turn ang kanya pong buhay. Hindi po parang napaka-smooth ng buhay po niya. Meron pong iba't ibang kaguluhan din ang buhay niya kasi hindi naman talaga niya totally isinurrender ang buhay niya sa Panginoon. So instead of fully living for God, hindi po siya nasumpungan na yung buhay po niya, ipinamuhay niya yung purpose na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So sa umaga pong ito, sa reflection natin, things that we need to consider, may mga bagay tayo na i-consider kung paano po sa buhay po ni Samson, i-reflect po natin yan sa buhay po natin. So things that we need to consider in the life of Samson. Okay, mga lessons na dapat po nating matutunan sa kanya pong buhay. Number one po, strength and responsibility. Strength and responsibility. Parang magkamag-anak po itong dalawa po na ito. Alam po ninyo, as a Nazarite, pinagkalooban po siya ng kakaibang lakas. Meron po siyang kakaibang physical power. Yung pong binabanggit po natin dito, yung lakas po talaga ng katawan, ho. Na sobrang lakas po niya, kaya po niyang pumatay ng leon sa magitan po ng kanya pong mga kamay. Ganun po siya kalakas. Iyan po ay biyaya, bigay po sa kanya ng Panginoon. So, yung strength and responsibility. Yung strength po niya na yan, it was God-given, bigay po sa kanya ng Panginoon. Judges 14:6, sabi po dito sa verse, "The Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat." Grabe po yung lakas po niya. One time naglalakad po siya, naka-encounter po siya ng leon. Ganun lang daw po niya pinatay ang isang leon. Gamit po ang kanyang bare hands. Kamay na kamay lang ang gamit niya. Wala siyang ginamit na sandata. Na parang nilulay-lulay lang niya na parang isang goat o parang isang kambing. Meron nga po kasing kakaibang lakas. Tingnan po natin yung kauna-unahang praise. Sabi, "The Spirit of the Lord came powerfully upon him." So meron po siyang strength, pero dapat po yung strength po na ito, it was God-given, dapat po magamit po yan talaga para kay Lord. Okay, dapat po responsible po siya dyan. So dito po sa story po ni Samson, maha-highlight po yung importance of strength and responsibility. Yung pong lakas, yung pong strength po na yan, any talents that you have must be given to the Lord. It must be used for the Lord. So yan po yung idea na gusto po nating makita po dito. Kasi meron po talagang particular purpose po ito para gamitin. Kung susundan po ninyo, bakit po siya pinanganak?
to deliver Israel to the Philistines. Tama po ba? So, kailangan po niya ng kakaibang lakas. Pero alam po ninyo, yung kanyang lakas, ginagamit lang po niya kung saan-saan. Parang ginagamit lang po niyang pangkatuwaan yung kanya pong kakaibang lakas po na to. Tayo po pinagkalooban po ng Panginoon ng iba't ibang talents, iba't ibang ability. Dapat po alam po natin kung saan po natin gagamitin po ang mga bagay po na to. Amen po ba mga kapatid? At kung magre-reflect tayo, talaga bang nagagamit po natin ito sa Lord? May kakaiba pong talent ang bawat isa sa atin. Meron po ako na wala po kayo, pero meron kayo na wala po ako. Oh, pero alam po ninyo, pag ginamit po natin sa Lord yan, nagko-compliment. At malay po natin, who knows, bakit po ibinigay sa inyo ng Lord po yan? Kaya po ibinigay sa inyo ng Lord po yan para gamitin po in a particular purpose. Anything, yan. Even our life, our skill, our talents, kahit po yung ating possession, pwede pong gamitin po ng Panginoon. One time po, naka-schedule po akong pumunta ng Calibo, Aklan. Nung papunta po ako ng Calibo, Aklan, iniisip ko, first time ko nang magsasakay po ng aeroplano, tapos hindi ko naman alam kung magkano gagastusin ko doon kung mag-hotel pa ako. Hindi ko po alam magkano dapat kong ibaon. Pero alam po ninyo, for the first time, meron pong isang kapatid, may inabot po sa akin sobre. Nung iabot po sa akin yung sobre after po ng ating service, nagulat po ako. Kasi after po ng service, bumaba po ako, binilang ko po yung inabot po niya. First time ko po na makaabot po ng ganong klase ng amount. Alam po ninyo kung magkano ang laman, 10,000. Kadalasan naman po, may mga kapatid siyempre na nag-aabot, di ba? Kanila pong parang special gift sa bawat isa o sa manggagawa. Pero ito, grabe sabi ko, ang laki naman nito. Parang first time ko, way back siguro, mga 10 years mahigit, malaking halaga po yon. Alam po ninyo, nung pong pagdating ko po ng Calibo, Aklan, magtuturo po ako, sinalubong po ako ng mga pastor. Tapos po, nung salubungin po ako ng mga pastor, kasama yung mga maliliit nilang anak, sabi ko, kain muna tayo sa Jollibee. Nag-Jollibee po kami, alam po ninyo, yung pastor, tapos yung maliliit na bata, magkakasalo sila sa spaghetti. O, parang naawa ako, sabi ko, naintindihan ko, bakit nagkaroon ako ng ganitong gift. Hindi pala particular na sa akin ito. Kaya sabi ko, Pastor, ikuha niyo yung mga anak ninyo. Okay? Sabi ko, ikuha ninyo, huwag kayong magsalo. So in other words, may mga bagay, just to illustrate mga kapatid, may mga bagay na dumarating sa atin or kung sino man tayo, hindi aksidente na meron po tayo nito para i-extend po natin sa iba, para gamitin po natin sa atin pong Panginoon. At ito po, pag in-invest po natin sa iba, hindi po ito sayang. Pero sabi nga po natin, si Samson, yung kanyang strength, yung kanyang special ability, dapat very responsible po siya saan niya ito dapat gamitin. So yung mga bagay na nasa atin, hindi po basta inaaksaya lang yan. You can waste your resources, you can waste your life, but you can invest it. You can use it, di ba? You can waste it, but you can invest it. Pwede po natin siyang i-invest ng tama. At ito po ay dapat po natin gamitin talaga at alamin po natin sa karunungan pwedeng ibigay po sa atin ng Panginoon kung saan po natin siya pwedeng gamitin. Ang number two po natin ay poor choices and its consequence. Poor choices and its consequence. Judges 16:4-5, sometime later he fell in love with a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to her and said, "See if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can empower him so we may tie him up
and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver. Actually, ang dalas pong ma-inlove nitong si Samson. Yan. Mahilig po siya sa chicks. Kaya ang dalas po niyang ma-inlove. Dito po, na-inlove na naman po siya. Kilala po natin, di ba, Samson and Delilah. Si Delilah po ay isang totoong personality din po in the Bible na ginamit po ng mga Pilisteo para mahuli po si Samson. Alam po nila, alam po ng mga Pilisteo na meron pong kakaibang lakas, ito pong si Samson. At hindi po nila kayang i-overpower ito pong si Samson. Hindi po nila kaya talagang talunin. Alam po nila yung lakas po nito. So para po matalo po nila, kailangan malaman po kung ano yung sekreto ni Samson. At etong si Delilah, gagamitin lamang nila para i-reveal kung ano yung secret ng kanyang lakas. So sa simula, sabi nga natin, mahilig parang kay Samson, laro-laro lang ang buhay. Simple lang ang buhay. Parang nilalaro-laro niya si Delilah. Sabi niya, kung mahal mo ako, sabihin mo sa akin kung ano ang sekreto ng iyong lakas. Ano po yung una? Sabi po ni Samson, pag ako ay tinalian ng sariwang yantok, yung fresa, hindi pa natutuyo na yantok, ganong kasariwa, magiging kasing hina lang ako ng isang ordinaryong tao, isang ordinaryong lalaki. Pero alam po niyo, tinalian po siya ni Delilah. Tapos sinabi niya, di ba, sabi ni Delilah, Samson, nandiyan na mga Filisteo, nandiyan na yung mga kalaban. Pag-igtad po niya, nalagot ka agad yung itinali. So sabi po ni Delilah, nililinlang mo lang ako, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi nga po, saglit lang napagot. Sabi niya, eto na talaga ang totoo. Pag ako ay tinalian ng bagong lubid, yan, yung kabibili lang sa hardware, o. Oh. Bagong lubid, pag tinalian ako, hindi pa nagagamit, kahit minsan, magiging kasing hina lang ako ng isang pangkaraniwang lalaki. So tinalian po siya, pero just the same, alam po ninyo, bigla lang po siyang nakawala. Another one, alam po ninyo, yung pangatlo, palapit na po siya sa katotohanan. Sabi niya, pag tinirintas ako ng pito, tapos ako ay itinali, parang nagtulos, naglagay ng tulos, hindi na talaga ako makakawala at magiging kasinlakas lang ako ng isang ordinaryong tao. Ganun po ang ginawa ni Delilah, pero nung sumigaw po siya, nandiyan na yung mga kalaban, agad-agad po, umigtad siya, nakawala din po kaagad. Sabi po ni Delilah, hindi mo talaga ako mahal. Kung talagang ako'y iniibig mo, sasabihin mo talaga sa akin. So, ikinuwento na po ni Samson ang buong istorya. Okay? Kinuwento na po niya na siya po ay nakatalaga sa Panginoon. He was a Nazarite. As a Nazarite, sabi niya, nakapangako ako na even ang aking buhok ay hindi aahitin, hindi puputulin ni aahitin. Sabi po niya, pag ako ay pinutulan ng buhok, magiging kasing hina ako ng isang ordinaryong tao. At naniwala na po si Delilah, alam niya, nagsabi na po ng totoo. At to cut a long story short, nung sumigaw po ulit siya, na nandiyan na ang iyong mga kalaban, alam po ninyo, ito pong si Samson, kala po niya, kagaya pa rin ang dati, nasa kanya pa rin yung kanyang lakas, pero iniwan na po siya ng Panginoon. Wala na po ang lakas po niya. Okay? Hindi na po nalugod ang Panginoon sa kanya pong buhay dahil pinaglaruan po niya yung pagkakatalaga ng kanyang sarili sa Panginoon. Ang nangyari, alam po ninyo, napaka miserable ng pangyayari po sa buhay po ni Samson. Nung mahuli po siya, hindi na po siya nakawala, dinukot po ang kanya pong mga mata at pinaglaruan lamang po siya sa palasyo. Ganun po ang nangyari sa kanya pong buhay. So, bakit po mga kapatid, anong lesson ang makukuha po natin dito? Poor choices. Meron po siyang mga maling pagpili. Una po, mga mali po niyang pagpili, dinisregard po niya his Nazarite vow. Binaliwala po niya itong pangako po na ito. And it was resulted sa kanya pong pagkatalo
sa mga Filisteo. Another thing na sinasabi po natin, poor choice yung kanya pong relationship with the Philistine women. May dalawang kababaihan na parang sabihin po natin, nagdala lamang po sa kanya sa maling klase po ng pamumuhay. At ito po ay nangyari po, meron pong betrayal. Nagtiwala po siya, pero binetray lang po siya ng kanya pong mga naging babae dito po sa istorya po na to. Another one na masasabi po natin, poor choice yung kanya pong impulsiveness pagharap po sa mga tao na kumakalaban po sa kanya. Lagi pong may revenge, meron pong, alam niyo yun, parang meron po siyang espiritu ng paghihiganti. Hindi po maganda, mga kapatid, yung pong paghihiganti sa buhay po ng isang tao. Lalo na po, nakakilala po tayo sa Lord. Dapat iwaksi po natin, tanggalin po natin yung pong spirit po na yan ng paghihiganti sa atin pong kapwa. Number 3, vulnerability and humility. Vulnerability and humility. Judges 16:20, then si called Samson, the Philistine are upon you. He awoke from his sleep and thought, I will go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Ito po yung malungkot na istorya sa buhay po ni Samson. Pag sinabi po nating vulnerability, para kasing nilaro-laro po niya yung kanya pong buhay. Parang ang akala po niya, lagi po siyang safe, lagi po siyang ligtas, hindi po niya iniisip, mai-endanger yung kanya po mismong buhay. How many times po mga kapatid, nagagawin po natin yung mga bagay na ganito na iniisip natin, kung meron pong apoy, ilalagay po natin yung kamay natin, sabihin natin, hindi ako mapapasok. Di po ba? Kumisa meron po tayong mindset na ganyan, na malakas ako, hindi ako mapapahamak, kahit ilagay ko ang aking kamay sa apoy, hindi ako masusunog. Pero alam po ninyo mga kapatid, kailangan po nating mag-ingat. Vulnerable po tayo sa maraming mga bagay. Dapat po cautious po tayo, iniingatan po natin ang atin pong sarili. Dapat po merong humility. Alam po ba ninyo, yung strength po natin, yung lakas po natin, kapag iyan po ay masyado po nating hina-highlight, it is a double weakness. Pagka tingin po natin, sobrang lakas po natin, double weakness po yan. Kasi hindi na po natin kinakailangan ang Panginoon, hindi na po natin kinakailangan ang kanya pong kalakasan. So despite ng kanya pong physical strength, Samson's vulnerability lay in his impulsiveness and lack of discipline. So yun po yung mapapansin po natin sa kanya pong buhay, wala po siyang disiplina. Meron po siyang physical vulnerability, emotional vulnerability, spiritual vulnerability. So dito po natin makikita na sa iba't ibang areas ng buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin, matatag ako. Okay? Kaya kong tumayo. Ang kailangan po talaga natin, humility, humingi po tayo ng tulong. So paano po tayo makaka-bounce back? Yan. Paano po tayo makakapanumbalik sa Panginoon? Sabi po natin, ito nangyari sa buhay ni Samson. Ano yon? Strength, fall, and renewal. Merong panunumbalik. So how to bounce back? Ang una po, recognize God's presence. Judges 16:22, but the hair on his head began to grow again after he had been shaved. Ano daw? Nung siya po ay madakip na, pinaglalaroan na po siya doon po sa palasyo, isang pagkakataon, nakita na tumutubo na ang kanyang mga buhok. Ito po ay nangangahulugan, hindi pa rin talaga siya totally iniiwan ng Panginoon. Yung kanyang pangako na
pangako na hindi puputulin ang buhok, pinashape po niya, but eventually, eto po si Lord, pinatubo po ulit, inalaw ng Lord na tumubo ulit ang kanya pong buhok. Actually, ang buhok po niya, wala po dyan ang kanyang strength. Yan po ay panglabas lang na palatandaan ng kanyang pangako ng dedication kay Lord. Pero wala po talaga dyan ang kanya pong strength. Nung itinali po siya, di po ba sabi sa verse, iniwan na po siya ng Panginoon. In other words, yung iwan po siya ng Panginoon, nawala na po siya ng strength. Hindi po dahil sa kanya po mismong buhok. Pero itong palatandaan na ito, muli pong ibinabalik po ng Panginoon sa kanya. Ipinapakita ng Lord na handyan pa rin siya, nagmamalasakit sa kanya pong buhay. So after being captured and blinded, narito po si Samson, nakapag-reflect na po siya ng kanyang failure sa kanya pong buhay, tumubo po muli ang kanya pong buhok. So dapat may reflection po tayo mga kapatid. Kung naka-experience po tayo ng defeat sa mga problema, meron po tayong pagkatalo sa buhay, meron tayong failure, nag-fall tayo sa iba't ibang mga bagay, recognize that the presence of God is still there. Nandiyan pa rin po si Lord na kumikilos po sa atin. And number two, return to faith. Manumbalik sa pananampalataya. Judges 16:28, then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me, please. God, strengthen me just once more and let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes. Nanalangin po siya. Yung kanyang panalangin, pagkilala that God is sovereign, sabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon. So alam niya na pag ang Panginoon wala talaga, wala, talo ka eh. Kaya sabi niya, Lord, samahan mo ulit ako, alalahanin mo ulit ako. Strengthen me just once more. Muli mo akong palakasin. And with just one blow, get revenge from these Philistines. Gusto po niya makabawi, makaganti dito sa mga Filisteo na dumukot ng kanyang mga mata. Kaya po, nagpray po siya with all his strength. Ganun po ang kanya pong panalangin. And number three po, para po tayo makabounce back, number three and last, use your remaining strength. Gamitin po natin ang atin pang natitirang lakas. Gamitin pa natin ang natitira po nating buhay. Gamitin pa po natin ang nariyang kaloob ng Panginoon para po sa atin. Judges 16:29-30, then Samson reached toward the two central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Samson said, let me die with this Philistine. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Ito po yung istorya, no? Meron pong celebration doon po sa loob po ng temple o sa loob po ng palasyo. Sobrang dami po ng mga tao. Noon pong mga tao ay lasing na. So, humahanap na po sila ng pagkakatuwaan. Ipinalabas po si Samson para gawin po nilang center po ng kasiyahan po nila. Tapos yung umaakay po sa kanya ng mga alipin, sabi niya, nasan ba yung pillar, nasan ba yung poste, doon niyo ako ilagay. Nung makapa po niya yung poste, nahawakan po niya, tapos po sa kabila, nahawakan din po niya. Doon po siya pumwesto. At ito po yung kanya pong ginawa. Then he pushed with all his might. Yung pong natitira po niyang lakas, sabi nga po natin, use your remaining strength, yung lahat ng lakas na natitira pa sa kanya, ibinuhas po niya para itulak po yung two pillars na kung saan nahandun po lahat yung bigat ng building. Nauga po ito at nasakluban po sila. Lahat po sila ay namatay, including of course si Samson. Kaya ang sabi po ng verse,
mas marami pa ang napatay ni Samson noong siya ay namatay kaysa noong siya ay nabubuhay. Okay, siya po ay namatay din eventually. Kasama po siya ng mga Filisteo, pero nakabawi po siya. At nagawa po niya yung purpose kung bakit po siya binigyan ng kakaibang lakas ng atin pong Panginoon. So, despite ng kanya pong failures, ginamit po ni Samson yung kanya pong remaining strength to achieve a very significant victory. Ano man po ang meron po tayo, ano man ang meron sa iyo na ginagamit mo kay Lord, you can have a very significant victory. Hindi po, imposible po yan sa atin pong Panginoon. From strength, di ba? And weakness, si Samson po, meron po siyang great strength, pero meron po siyang struggle sa kanya pong personal weaknesses. Kaya po, nasayang din nung una ang kanya pong lakas. Pero salamat po sa sufficiency ng atin pong Panginoon na muli po siyang ibangon at matamo po niya yung spiritual integrity na dapat po niyang magawa. Sa atin po, dapat din po natin gamitin yung God-given gifts responsibly. Like Samson, we are entrusted with talents and strength. At yan po ay mga crucial gifts natin para po ipaglingkod po natin sa atin pong Panginoon. Ito po, maganda po nating makita. Neglect or misuse can lead to personal and spiritual downfall. Hello, mga kapatid. Neglect or misuse can lead to personal and spiritual downfall. Yung sobrang ipinapangako mo, Lord, talagang itong aking talent na to, gagamitin ko sa iyo. Itong special ability na to, hindi ito akin. Sinusurrender ko sa iyo, gagamitin ko sa iyo. Itong aking buhay, yung remaining days, years ng aking buhay, gagamitin ko sa iyo. Alam po ninyo, pag hindi po natin ginamit, pag na-misuse po natin ito, meron pong spiritual downfall. Meron pong pagbaksak on our part. Of course, we can bounce back, kagaya po ni Samson. Pwede po tayong makabalik sa atin pong Panginoon. Pero mas maganda na, mga kapatid, na ngayon pa lang, we learn the lesson, matutunan na po natin ang mga lesson po na ito, at maitalaga po natin ang atin pong mga gifts, yung atin pong strength, yung atin pong skill, yung atin pong possession, yung atin pong life, and everything that we have to the Lord. Wala pong pinakamagandang bagay, kundi ma-invest po natin ito para po sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. Tayo po ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, sa inyo po mga salita. It will be a reminder for us, Panginoon, sa amin pong buhay na meron po talaga kayong mga ipinagkaloob. Kaya nga po kami narito, nasusustain, Panginoon, ang iba't ibang mga pangangailangan sa buhay dahil din po, Panginoon, sa iba't ibang mga kaloob na inyo pong pinibigay po, Panginoon, sa amin. Lord, nawa po, tulungan po ninyo na mabigyan po kami ng wisdom, mabigyan po kami ng direction, Panginoon, sa paggamit po namin ito. Huwag po kami magkaroon ng poor decision sa mga pang-araw-araw po namin ginagawa, kundi maging matalino po kami sa buhay. At maalala po namin, Lord, kung ano meron po kami, yun ay biyaya lamang po galing po, Panginoon, sa inyo. At pag nare-remind po kami sa ganong bagay, Panginoon, wala pong panghihinayang sa time, wala pong panghihinayang sa pagod, kasi po, Panginoon,
kailang naman din ang may bigay nito, including our life, our strength, Lord. Kaya po, hindi po namin kayang ipagdamot po ito, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa inyo ng marami. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.